Okay, so good afternoon, other clinical instructor, Ms. Marjorie Trinidad. I am Joan Tomas from BSN2-2, and I'll be performing yung ating hip and sitz bat. So, without further ado, let's get started. So, una po natin gagawin is secure natin yung written orders. So, pag na-secure natin yung written orders, mag-wash po tayo ng hands or perform hand hygiene. Para dun po sa transmission of, prevent po natin transmission of microorganisms. And then, after po nun, is explain po natin dun sa client kung ano po yung purpose ng assessment nito, tapos kung ano po yung gagawin natin. So, ma'am, good morning. So, kasama na po yung introduction po dito and introduction ng patient natin. Tapos, mag-create ng MTI report and such. So, good morning, ma'am. Ako po si John Tomas. So, nag-nurse po ako ng Wesleyan University of the Philippines. Magiging nurse niyo po ako ng 3 to 11 po, 3 p.m. hanggang 11 p.m. So, ang gagawin po namin ngayon sa inyo is bad. So, para saan po to? Para po sa mga hemorrhoids or sa mga infection sa anus and rectum. So, in other terms po, paglilinis po to ng puwet or may infection po sa puwet. Okay po? So, pag na-explain po natin sa client, yung purpose ng assessment is dapat mag-arrange na tayo ng material. So, sa arranging of materials is, ito po, meron po tayo dito newspaper, pero improvised as Manila paper. Tapos, ito po rubber lining. No, improvised rubber lining, deep basin, tapos dalawang pitcher for hot and tap water, so syempre alcohol, and then meron tayong bath towel or bath blanket, tapos meron din tayong lab or yung patient's gown, tapos yung hot bag of water, and then yung ice cap, and then meron din tayong improvised din na assuming na lang na ito yung chair lined with bath towel. So, ang gagawin natin is mag-provide muna tayo ng privacy kay patient. So, isara natin yung door, tapos isara yung, i-pull yung mga bedside curtains hanggang dun sa bedside. Tapos, yun, mag-provide tayo ng privacy kay patient. Then, pag nasara mo na rin yung doors, nasara mo na yung cortina, is isara mo na rin yung mga bintana. So, pag nasara mo na yung bintana, isara mo na din yung mga earphone, yung kung may electric fan man doon, is isara din natin. Kasi para to dun sa, para hindi mag-chill or mag-draft sa temperature si patient. So, after natin nun is ilalign na natin ng itong deep basin, ilalign na natin to ng newspaper. So, ipon na natin newspaper din sa baba, and then ito, then ipuput natin to dito, like yung rubber lining dun sa baba or sa mismo loob ng basin. And then, after natin na malayin yun, is ipifill na natin siya. So, one-third na, no, ng tap water and then hot water. So, assuming na inorko. And then, so, for this one, is ang approximate na degree Celsius niya is 40 to 460 degrees Celsius. Ipoconvert mo sa Fahrenheit yun, magiging 105 to 1,150 degrees Fahrenheit. So, kapag na-convert mo na yung ganong temperature, is, or pag na-measure mo na, is, eto, i-put mo to sa bedside. So, nasa bedside naman na, no? And then, lagyan mo to ng, lagyan mo yung rim, yung towel. Yan. And then, after mo magawa yun, is, after mo malagyan ng rim, after mo ma-feel, is, i-remove mo kung may mga perineal dressings si patient. Tapos, paihiin mo, and then pagkatapos magpaihiin is magperineal care ka. Okay? So, ma'am, nakaihi na po ba kayo? So, nakaihi na po si ma'am, and then so, may mga perineal dressings ba? Wala naman po akong na-observe. So, okay naman po. And then, after po nun, nag-perineal care na din po tayo. Check out my last video po for the perineal care. So, katatapos lang po namin gawin yun now. And then, after po nun, is after natin na mag-check or ma-remove kung may mga perineal dressings, is dapat natin i-assist si client para mag-set up. Okay, so pupunta lang po ako dito. So ma'am, pwede po ba kayo umupo? Okay, umupo si client. Pag umupo si client, is i-take natin yung respiratory and pulse rate niya. So, assuming po na itinake natin yung pulse rate and respiratory ni client,
or respiratory to client is, and it is normal naman po. So, proceed na po tayo sa next na assessment po natin or next procedure, which is, after po nun, is i-drape na po natin yung buong shoulders niya. No? Para syempre po sa privacy niya. And also po, i-remove na natin yung gown. So, i-drape na po natin. I-drape na po natin yung buong shoulders niya. Ang ganyan. Ayan. Tapos, i-remove na po natin yung kanyang gown. Pag na-remove na po yung gown, is, gagawin po natin, i-assess po natin si client, papunta po dun sa deep basin. So, sorry ka po, halakan po tayo. Okay? I-assess po natin si client. And then, pagkapunta niya po dito, is, so slowly lang po, napupunta po siya dito sa sitz tub or dun sa deep basin, and, dapat magsasubmerge po yung, so, yan po. Dapat magsasubmerge yung, ano po ng hita nyo, yung gitna po ng hita nyo, tapos hanggang sa iliac crest o yung balakang nyo po. O yung sa balakang nyo, ganyan po. Okay, so, ganyan. And then, pag nasubmerge na, so, i-drape down din natin siya completely para matakpan yung buong tub, yung buong basin. Okay, so, ganyan. Then, after nun, is, pag nagawa na natin yun, gagawin natin is ilalagyan natin ng ice cap yung kanyang ulo. So, para syempre monitor yung temperature. Ayan. Ayan. So, ice cap. Kunwari ito, assuming na ice cap to, then ilalagay natin sa kanya, sa ulo niya. And then, maglalagay din tayo ng hot bag of water dun sa kanyang feet. Pero syempre, i-observe pa rin natin kung yung mga burning precautions. So, since maliit si client, so assuming na andito na lang yung feet niya. Ayan. So, syempre, after nun, i-observe natin si client na around 15 to 30 minutes. Ayan. Observe natin 15 to 30 minutes. So, pag na-observahan natin ng 15 to 30 minutes is mag-take ulit tayo ng pulse and respiratory rate. So, ayun. Pag na-take, tingnan natin kung may mga severe reaction si patient, no, nung habang nakasubmerge siya, tapos pagkatapos niya isubmerge, no, mga severe reaction. Ayun. Tapos, i-take note din natin yan. Tapos, after natin ma-observe ng 15 to 20 minutes is dapat yung basta yung mga reaction nyo, i-observe natin, i-document din natin, and then after nun, i-assess na natin si client na para tumayo, para umalis dun sa top or dun sa big base. So, ito patayo siya, diba? Pagkatayo niya, syempre ipupunta na natin siya dun sa may o dito po tayo. May chair lined with that or bat blanket or bat towel. And tapos pag naano natin syempre pagkaupo natin sa kanya, i-dry natin siya. Pagka-dry natin sa kanya is after natin i-dry si client, i-dry lang natin siya na konti. And then, kapag dry na siya, ipunta na natin siya sa bed. So, pwede po tayong pumunta sa bed. Okay po. Okay. Tapos, so,
assuming na ina-assist ko si client sa bed. Yan. And then, pagkapunta niya na dito sa bed, is so, kapunta niya sa bed, is i-change na natin siya ng gown. So, pag na-change niya na yung gown, assuming na na-change, naka-change na siya ng gown, i-check natin kung may mga perineal dress or may mga perineal dressings pa rin siya. So far, so good. Wala naman na po. Tapos, kung meron na, syempre, pilinisin din natin yung mga perineal dressings niya. Tapos, after nun, i-retain lang natin yung hot bag of water, tapos yung ice cup within 50. Within 20 minutes as indicated. Tapos, after nun, i-check na natin yung mga materials natin kung malinis. So, linisin natin kung hindi malinis. Tapos, ibalik natin sa tamang lalagyan. Tapos, i-keep natin yung room na maayos. Yan. So, dapat naayos natin. And then, pagkaayos natin dun sa room, mga disposable, i-dispose. Mga non-disposable, yun yung ibabalik. And then, pagkatapos nating ma-equip yung room ng orderly, tapos nating i-clean yung mga materials, yung mga ibalik, linisin, ayusin, is done, magpa-perform na tayo ng hand hygiene. And, so, last but not the least, after natin matapos lahat, i-document natin yung mismong assessment kung ano yung na-observahan natin, yung time and length or duration ng mismong type ng procedure na ginawa natin kay patient, and at the same time yung ginawa natin yung client's response, so ginawa natin before, during, and after, and then syempre yung wound status, yung mga sugat niya dun sa anus or rectum. So yun lang po, that ends my return demonstration. So, thank you very much, Potter Clinical Instructor. Again, I am Joan Thomas from SN2-2, and I thank you. Thank you po.